Good morning, everyone. I hope you guys are doing well. For today, isi-share ko sa inyo yung setup namin kapag nagka-car camp kami para sa mga interesadong mag-car camp or kahit hindi naman car camp, camping lang together with your vehicle na kahit hindi katabi sa sasakyan, and it will be also a good idea to share. So, sasakyan namin is an ATV, Suzuki Ertiga, at ito ang aming setup sa ngayon. Ayan. So, isa-isayin natin yung mga gamit para may idea kayo kung ano yung mga pwede nyong i-purchase ng mga gamit para sa camping. So, dito sa kitchen namin, that table is from Decathlon. Then may mga insulated tumbler kami para sa mga may init na liquid or gusto nyo mag-store ng cold liquid. And then yung cook set natin or yung stove natin, we're using a butane. Ano yan? Brand yan is Covea Moonwalker. Na-purchase namin siya more than 10 years na. So, very reliable yan. So, tanggalin natin itong kettle para makita niya. Ayan. So, nasira lang dito yung igniter. Ayan. Pero ginagamitan na lang namin ng separate na igniter. So, this one is a kettle from Decathlon as well. Ayan. 1 liter siya. And then, we have a cook set here from Covea as well. Solo 2 ata yung model nito, if I recall it right. And then we have utensils here from Decathlon as well. Ito ba yung quality ng fork niya? From Decathlon. And ito naman, lagay namin ng toothbrush para sa chopping board. Ito yung pinaka chopping board namin, although meron din kami mas maliit, pero this also act as a mini sink or lababo kapag need nyo. And then yung mga plate natin, Decathlon din. And then itong mga baso, same thing. Ang maganda dito, pwede ka magtimpla ng kape. Kaya niya yung mga maiinit up to 100 degrees Celsius. Then, meron tayong mga toolboxes. Diyan nakalagay yung mga, ito, yung mga gamit na yan. Yan. Diyan namin iniso para hindi mahirap iyan. I-transport. Tapos ito, meron tayong pang-cover para sa kapag kamahangin. Okay, so that's our kitchen. Move tayo sa dining table. So, dining table, hindi ito yung mga typical na dining table na hardtop. I think may mga hardtop din na version eh. So, ito, ayan. Itong part na to, hard aluminum siya. Pero, okay naman. We can use it as a preparation table or dining table kapag kakain na. Then we have this foldable chair from Decathlon din. Ayan. Merong lock yan dito para kapag ka finold mo or inopen mo, ayan, hindi siya nagpe-play. And then we have a smaller one from Nature Hike. Ayan, ang bata. Pero kayang-kaya rin even yung weight ng adult. Then we have a three-legged chair. Ayan. Maganda to kapag sa kitchen ka nagpe-prepare ka, then you can easily move around. And then a medium size foldable chair as well from Decathlon. We have a tripod here na gamit ko sa camera. Multi-purpose din. Nagamit ko rin para sa ilaw namin sa gabi. What else? So that's our dining. And then itong ating awning or yung pinaka roof natin. Ayan. A tarp from Decathlon as well.
Ito yung large size, I think. Later kung makita natin yung specs niya. Ito yung model na parang ano, ultraviolet resistant. Para kapag ginamit nyo sa maaraw, hindi mainit sa ilalim o hindi tumatagos yung mainit sa ilalim. Yan. And the way we set it up is parang naka-awning siya. So nakatali siya from that point papunta sa mags ng sasakyan. Ayan. Okay. And then yung center naman, nakatali siya papunta dun sa puno. Pero pwede nyo rin naman gawin yung kagaya ng ginawa namin dito sa kabila. Papunta siya sa baba. Ayan. Para kapag kaumulan, dito yung bagsak ng tubig. Ayan. Okay. And then, we also brought a water container. Ayan. So, pwede yan sa likod ng sasakyan. Pero, may nakita kami patungan, kaya pinatanong namin din. And also, a microfiber towel. Very useful yan. Para kung meron kayong gustong linisin, nagumihan at gusto nyo linisin. And then for the tent, currently ito yung setup namin. Kapag kailangan namin or malayo yung sasakyan, hindi kami pwede mag-car camp, ginagamit namin to para doon kami matulog. So currently yung pinaka-tent niya sa loob, hindi namin in-install. So multi-purpose siya, pwede siyang ganito, shade. Kung halimbawa pupunta kayo sa dagat, ayaw yung nabibilad sa araw, pwede niyong gamitin. So for now, yung aming Shih Tzu ang matutulog dyan. And then, we also have a hammock. Ayan. Also from Decathlon. Ayan. So very strong itong tali na to. No? So simple lang yung tali. No? Ano na lang yan, half hitch lang yan. Ayan. So hindi kailangan ng komplikado ng tali para maging matibay. Okay, moving on to the bedroom, sleeping quarter. So this is an MPV. Ayan. So ito yung setup namin for Suzuki Ertiga. Kagandahan dito yung third row at saka yung second row, pareho silang na-fold. So pwede mong tulugan. And then, as you can see here, sa ceiling, meron akong lagayan dito ng fishing rod. Ayan. So, kapag kayong area namin is sa tabing dagat or tabing ilog wherein you can fish, then pwede. Tapos ito from, I think, if I could recall it, nabili namin ito sa Camp Base, Sandugo. Ayan. And then, we have a clip fan installed here. Ayan. Ang battery niya is 18650. Same goes here, 18650. Brand naman niya is Akari. Pero ito, brandless. Pero nabili ko siya online. Trivia. Additional information. Mas tumatagal yung battery ko dito compare dito. Kasi kagabi, 3 a.m. namatay na to. Pero ito, namatay siya around 5:30 a.m. na. Tapos, sinimulan ko siyang paanda rin kagabi ng mga 11 p.m. So, matagal siya. For a 3,000 milliampere na kailangan yung battery na gamit mo is yung branded para siguradong legit yung capacity niya at saka tatagal talaga siya. Ayan. And then, we also have another fan here. Akari naman na brand. And it also uses 18650, dalawang 18650. Ayan, dito sa ilalim. Ayan. Para kapag low quality na or depleted na yung battery, kailangan ng palitan. Madaling palitan, pero okay pa rin yung fan mo. Yung iba kasi pagka built-in, mahirap na palitan ng battery. So, parang disposable na siya. Okay. And then we have here a portable hammer para sa pegs ng tent. Ayan. So
may mga pockets dito sa likod na pwede mong gamitin. And yung awning pala, ayan, tinali ko siya dito. Ayan. Para maganda yung stretch niya. And then, kapag kasinara mo naman, pwede pa rin. Pwede mo pa rin siya masara. So, hindi naman affected yung pag-open at saka pag-close ng... Okay. What else? We have flashlight here. Ayan. I think around 200 lumens maximum. 18650 din. So, comfy naman yung tulog dito. Kung gusto nyo gumamit ng airbed, pwedeng-pwede. Yung may mga airbed na mga maninipis eh. Para comfortable pa rin. Pero so far, sa ganitong setup, by the way, ito, gamit namin is from Covea din. No? Yung foam na yan. And then ito, I think this is from Decathlon as well. Hindi ko lang ma-recall exactly. And then on this side, ito naman yung window net. Ayan, ito yung quality, no? Window net. So, medyo manipis siya. Then yung upper part dito, ano naman eh. Pero it doesn't affect the performance naman kasi cover niya pa rin mula dito. Ayan. So, ang purpose dito is para sa gabi, we can open the window para pumasok yung malamig na hangin. And then at the same time, hindi ka naman papasukin ng ano, ng insekto, ng lambok. Ayan. Nabili ko rin siya online. Hindi ko lang sure kung sino seller, kung Shopee or Lazada, pero tingnan natin kung may ilalagay ko yung link sa description. And then nandito yung mga gamit namin na iba. So yung mga damit and everything. Kapag tapos na yung setup ng camp, ito, babalik naman siya dun sa likuran. Ayan. Alright. Okay. I think that's about it. No? Meron din pala kaming... Ano pa ba? Ah, yeah. I think nabanggit ko na kanina. So, this is how the setup look like. Ayan siya. Ayan. So, para sa mga gustong magbalak, ng car camping or kahit camping na may dalang sasakyan kasi may mga pagkakataon na pwedeng katabi mo yung sasakyan, no? Pwede din namang hindi. Kagaya nito, dito kami sa CVM Orchard Eco Park. Ayan. Ito yung ating paligid. Ayan. So, yung setup namin ngayon is what they call overlanding, wherein you can camp together with your vehicle. Doon kasi sa area na yon, hindi pwede. Kasi ang, well, ngayong weekday, wherein talagang halos konti lang yung mga, ano, yung mga tao, pwede mong dalhin yung sasakyan mo doon. Pero on a weekend, kapag ka marami talagang tao, ang parking area nila is nandito. So, pwede mong dalhin yung sasakyan mo doon para mag-unload lang, and then after that, idadalhin mo na sa parking area yung sasakyan. So, tent pitching nila, if you have your own tent, that's 200 pesos. And for the kubo, yung open kubo nila, 500 overnight. So, mura pa rin. And then they have this hammock as well. Ayan. Free to use. Ayan. And meron din silang ATV doon for rent. May mountain bike for rent din sila doon. Check nyo lang sa website ni CVM for the most updated price list. Ayan. So another good thing here is meron kaming access sa electric outlet. Ayan. So pwede nyong gamitan ng, ano, ng electricity, like in my case, to charge yung mga cellphone, laptop, and everything. Ayan. Pero syempre, may mga campsite na totally walang electricity kagaya nung pinuntahan namin sa Tagaytay, sa Dumelis, sa Cavite, Laguna. Sa Tagaytay, that was Calmado campsite. So yun yung mga campsite na napunta namin so far na okay naman,
tahimik. Well, siguro dahil weekday yung punta namin, kaya tahimik siya. Pero mostly talaga weekday kami nagpupunta. Dahil ang car camping or yung camping ngayon, nowadays, are really that, ano na, mas ano na siya, tinatangkilik na siya ng mga tao. Kaya mas prefer namin na weekday, gawin yung mga ganitong activity para tahimik din. So you can also do work by the nature kasi merong electricity or electric outlet. So, pwede. Ayan. So, I hope you guys enjoyed my video. May natutunan kayo. Kung meron kayong gustong i-share din, then feel free to do so. Comment down below kung may mga additional gear kayo na gusto nyong i-share na baka pwede ko rin i-adapt. So, enjoy and hopefully ma-enjoy nyo rin yung car camping or camping na kagaya namin. Yeah. Alright, that's it for today. See you on the next video. Thank you and have a good day. Please don't forget to like, subscribe, para and hit the notification bell para ma-notify kayo sa kapag kami ba ay bagong video tayo. Alright, bye! Thank you.